Kapatid, good morning, Metro Base. Kapatid, pakicheck nga kung may ordinansa kayong ipinatutupad na bawal na nakatsinelas ang backride. May rider tinititan dahil ang kanyang backride nakatsinelas. Ang alam ko, walang batas at walang ordinansa na ganun. Paki-double check please. Okay, please. Thank you. Hintayin ko, kapatid. Hello. Bawal na nakatsinelas ang angkas. Anong ordinance yan? Ano nakalagay? Pakibasa. O tapos, sinabi dyan, backride. May nakita ka dyan, backride. O di mali. Mali ang interpretasyon ninyo, kapatid. Pakaisa na. Walang sinabi dyan, backride. Wearing scooter. Ang tinutukoy dyan, yung rider, hindi yung backrider. Di bali, binerify ko. So, walang nakalagay dyan, backrider, wearing scooter. Okay, very good. Klaro, nakuha ko na yung informasyon na kailangan ko. Binabalidate ko lang. Baka mali ako eh. Okay, klaro. Salamat. Pupusto tayo doon sa gitna. Ako, may tabihan ko rin eh. Sa mismong pagitan. Sa gitna po nila. Na hindi tayo makaka-istorbo sa traffic. Good, Jerry. Pupusto kami doon sa mismong gitna, pagkita na hindi makaka-istorbo sa traffic. Ako ang mauna, bro Jerry, pakinig mo. Susunod ka sa akin ha. Kung saan ako nakalinya, doon ka ha. Bro Jerry, susundan mo kami, pangatlo ka. Huwag yung makaka-istorbo sa traffic. Morning. Kasi ano? Morning, ka lang yung nangulit ka. Pakitawag nung nangulit. Bakit hinali ng tropa? Nakatsinela sa backride. Tawagin po lang sila. Sige. Kapatid, sino ang team leader niyo dito? Supervisor lang sir, nasa patawag. Ikaw, nanguhuli ka ng backride, nakatsinelas, hindi? Hindi po sir. Oh. Yung driver lang po. Driver lang po. Yung kasama ninyo, turuan ninyo. Ay, David. Kapampangan. Sir. Turuan niyo ang kasama ninyo. Tumawa ang riders. Naabala pa tuloy kayo sir. Pati ako naabala, tatakbo kami ng tarlac. Hindi ko naman matuwis ito, hindi na pumasok sa trabaho. Natawagan na. Okay po, pupunta na po. Yung team leader, pakitawag na rin. Punta ka rin daw dito, sabi ni Carmel Busita. Hindi na pumasok sa trabaho. Magkano sweldo mo sa trabaho mo, isang araw? 611 po. Tira! Full day na ang absent nito. Tama sir! Pagdating namin, nakikita na lang ano, ng dress code. Ah, oo. Yung kinakausap ko, eh, medyo na ano na. May... Nung nahuli sila, yan na rin yung suot nila, no? Yan yung time na ano sila, suot nila. Ah, yung kinakausap namin si madam, eh, mainit na ulo, kaya napunit na ticket. Pero dapat din niya pinunit. Ikaw man lumagay sa katayuan niya. So, bagay, sir, nandun na tayo. Dapat yung enforcer marunong. Kapatid na iglesia kayo? Ako. Saan ka nagtatrabaho? Wala sir, kaka-deactivate ko lang po sa group eh. Mamakawa ko sa anila, nag-anap pa lang po akong trabaho eh. Kung sweldo nito, sisingitin natin sa enforcer. Ito ba sir, sinusunod na tayo?
Kaya mo sinira, na-visit ka. Hinaiblad na si madam eh. Kasi, hindi, kasi alam niya na mali ang ginagawa ng kasama niyo. Dapat ang enforcer marunong. Umabsent na sa trabaho. Kaya ako nakatayo lang yan. Sa supermarket nagtatrabaho. Ingat ha. Inilayan ko yung supervisor namin. Thank you sir, sir call. Sige, sige. Okay na si Peter. Hi sir. Partner, good morning. Ikaw ang supervisor. Opo sir. Itong ticket. Ano naman nangyari? Ba't napunit? Sira. Nag-vlog si madam, napunit eh. Alam mo kung bakit? Opo. Uunawain ninyo ha kung bakit niya sinira. Ayun. Ito, ginusumot niya oh. Oo. Sira. Tinikita ng mister niya dahil nakatsinelas ang angkas. Ang pinag-uusapang wearing slippers is yung rider. Is yung rider, yung driver, hindi yung back rider. May laban naman ho kayo dito kasi tama naman po yung sinabi ni sir. Ngayon kasi natikitan ho to. Kasi naisulat na po yan. Yung ano na lang, tawag nito. I-contest nyo lang sa Makati. Dadalhin nyo itong ticket. Gusto ko munang makaharap yung enforcer mo. Sige pa. Umabsent sa trabaho, tapos magko-contest ka, ganito. Magko-contest kayo Lunes. Magpa-file kayo. Nandito Friday ha. Saan tapos na? Mag-i-schedule. Kung ilang beses kang umabsent, magpagawa ka ng certification doon sa opisina mo. Sisingilin natin sa enforcer. Tawakan nyo lang to kasi ito yung ano nyo ha. Tawakan mo to kasi pag nagko-contest kayo, ito yung papakita nyo. Ito pala siya. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Wala pa ako nakikita ang ano, sir. Na yun ay iniisip mo lang na labag sa batas yun. O, kasi sir, ang iniisip ko, sir, kasi hindi rin safe sa passenger sa back ride. Alam mo, keso maganda ang intention mo dahil hindi legal, illegal. Kaparehas din niya nung dating panghuhuli ninyo doon sa mga naka-short pants. Ipinatigil natin yan kasi maganda ang intention ng nag-utos sa inyo pero illegal. Ikaw naman kapatid, huwag kang magpapatupad ng bagay na hindi sinasabi ng batas o ng ordinansa. Alam ng mag-asawa na mali ang ginagawa mo. Ang problema, pinanindigan mo yung mali. Magkukontest sila sa Lunes. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, ang sweldo nito sa isang araw, 611. Pag natapos itong contest nila, yung araw na ito, yung araw na absent siya pag mag-file ng contest, at yung araw na i-claim nila yung decision, siguro tatlong araw. Yung danyos dito, babawiin namin sa'yo. Kung 600 per day, mga 1,800, magbabayad ka. Magbabayad ka dito? Okay. Ano, pinanggap na, maganda. Wala akong ano eh, pasyan eh. Okay, may ano, gusto mong i-advertise mo na sa traffic location para ano, para malaman din ang mga taga-traffic natin doon, mga official natin doon. Ano ba talaga yung pagkakasihan? Ngayon sir, pwede yung bayaran yan. Pero, ano yung feel sa office namin kung ano talagang basihan? Magpapayo lang ako sa'yo. Para hindi ka malakihan ng danyos. Okay sir. Tawagan mo si Colonel. Sir, may tinikita na ako, nakatsinelas ang angkas. Sabi ni Colonel Busita, mali yon. Mali ba talaga ako, sir? Pag sinabi niyang mali ka, para hindi malaki ang danyo sa'yo, bayaran mo siya ng 611 para sa araw na ito. Okay, sige, sir. Matatawagan ba ninyo? Ano ngayon eh, nakalimit sir eh. By Monday pa pasok mo, sir. Bayaran mo na ng 611, tapos bahala ka na dyan. Tapos aalin na lang, aalam na lang namin. Kunin mo yung number nila, Patrick. Ang gusto lang natin dito, ma-correct yung mali. Alam ko, hindi lang dito nangyayari yan. Ang tanong ko sa'yo, may pera ka dyan? Meron sir, kaso hindi sapat. Magkano yan? Nasa around 500 lang. Pwede na sa'yo 500. Makakaabot ka pa ba? Hindi na. Half-day. Half-day. Hindi, absent na siya. Hindi, hindi ko na sa'yo nakatapos. Bigyan mo na lang 500.
edit. At saka yun naman, pwedeng ipa-cancel na lang sa loob. Sir? Pwede niyo. Ano naman sir, yung ticket? Amin sa amin din naman yun eh. Ah, hindi ba sir, pinanomin yung dun sa ano, sa ticketing eh. Kaya naman gawa ng paraan yan, ipa-cancel yung ticket. Parang ang babayaran lang yung Danius dito. Pero yung ticket dun, kasi sa amin din naman. Maja-justify naman ninyo yan, kasi mali yung apprehension. May lakad pa kami sa Tarlac. Ano? 500? 600? Okay na po. Iabot mo sa kanya at mag-sorry ka sa Abalo. Sorry po. Parang galit ko. Ay, hindi po. Kasi siyempre may hawak tayo ng pera. Baka walang masama dyan. Hindi naman kaya nagbigay ka. Nangutong ka eh. Kaya ka nagbigay, tinatanggap mo, mali ang pagkahuli. Tukunin ko na yung... Anong oras ka ba para sakaling kung hindi talaga, sir, kung hindi talaga ma-cancel, babayaran ko na lang. Yung resibo, bibigay ko na lang kay madam. Dahil, tawagan tayo. Relax ka lang, talagang ganyan, nagkakamali. Sabagyan ka na taan mo lang. Anong araw ka doon? Anong araw day off mo? Provisions ano yan? Galeria ba yan? Anong araw sa schedule mo? Sige. Okay. Ano doon, kahera? Ako. Sige. Lahat tayo nagkakamali. Pagkamali ka, tanggapin mo lang, okay na yon. Maintindihan ka ng opisina. Kasi pwedeng i-cancel na yan dahil mali talaga ang apprehension. Hindi tama, nasisingilin ka pa. Kailan? Sige na, may lahat pa ako sa Tarlac.